So effective lang yung mga ganong klase ng setup kapag ka hindi kayo gagamit ng mga ganitong klase ng guitar pedals, ano po? Kumusta po mga kaibigan? This is John from Acoustic One, and in today's video, kagaya nung pinangako ko last time, so ipapakita ko sa inyo ngayon yung iba't ibang guitar effects na ginagamit ko sa aking acoustic guitar. Well, most of the acoustic guitar players, simple lang naman ang mga ginagamit nilang effects, ano po. Well, in my case, nagkaroon lang ako ng konting twist at experimentation para naman magkaroon ng different sounds ang ipoproduce ng aking gitara, ano po. Kasi usually sa mga napapanood ko, clean tone lang ang mga ginagamit nila. Well, nagkakaroon lang sila ng konting modulation. Pero kung napanood nyo na yung last video ko, so pinresent ko sa inyo yung isang guitar effects na kakaiba, which is yung crunch red or red crunch na distortion. In today's video, hindi lang yung distortion na yun na ipapakita ko sa inyo, kundi papakita ko yung whole set ng aking pedal board kasama na dun yung mga iba't ibang effects na nakakabit dito. So first and foremost, ang ginagamit kong acoustic guitar is Ibanez. Ayan. So I'm not sure with the model itself, pero this one is actually made in Indonesia. So nabili ko siya sa Audiophile sa may Festival Mall. This kind of guitar actually cost 11,000. So kung may budget naman kayo, para sa akin personally, napakaganda ng gitara to. Hindi siya yung katulad ng ibang gitara na nagamit ko na in the past na napakahirap magtono, ano po. Kasi kapag sisipra na ako ng mga kanta, hindi masyado eksakto yung tunog niya dun sa mga naririnig ko over the radio or even sa YouTube. So ang nangyayari, pihit ako ng pihit, and nakabili na rin ako dati nung parang pinaka-nut niya rito, at hindi pa rin talaga naayos. Well, as compared dito sa gitarang ito, well, konting adjustment lang ginagawa ko kapag halimbawa medyo na out of tune na. So makikita natin dito, meron siyang built-in na tuner. So madali ko rin namang ma-fine tune itong ganitong klase ng gitara for as long na merong battery to, which runs with 9-volt battery. Obviously, yan siya. So this is some sort of a passive acoustic or electric-acoustic guitar. So ang medyo disadvantage lang dito is kapag naubusan na ako ng battery at pinlag ko to sa amplifier, so hindi na siya tutunog. So nakadepende sa baterya ang gitarang ito kapag tutugtugin ko siya sa amplifier. But syempre, ang advantage naman nito is without an amplifier, syempre nakakatugtog pa rin naman ako at nakakasipra pa rin ako ng mga kanta as compared sa mga electric guitar na talagang kailangan mo talaga ng amplifier. Okay, so this is my 40-watt acoustic amplifier. So, ang pangalan niya is Tag. Ayan po siya. And kung makikita natin dito, meron siyang input para sa microphone. Although, ang kanyang input for the mic is XLR. So, okay lang yan dahil most of the microphones today are XLR type na. And then, meron siya dito for guitar. And then, ito yung volume knob niya. And then, meron siya ditong switch that you can use for your guitar, kung halimbawa passive or active ang inyong gitara, so switch nyo lang yan on and off. Ayan, and then meron dito siyang mga tones. Meron siyang treble, meron siyang mid. Para mid, I don't know kung anong kaibahan niya dito sa mid section ng tone. And then meron siyang bass. Well, most of the time, ang ginagawa kong settings naman dito, pagdating naman sa bass is nasa 11 o'clock lang siya. Itong para mid, usually mababa lang yan. And then yung aking mid and then yung treble is mostly kung hindi 12 o'clock is nasa 1 o'clock siya. Medyo mas tinataasan ko yung treble sound niya para mas maganda yung tunog ng aking acoustic guitar. So yung reverb naman niya, isineset ko lang siya sa 9 o'clock. Ayan. And then, of course, meron din siyang auxiliary input. And then may phones kung gusto niyo magpatugtog using your headphone. And then ito yung kanyang on and off switch. So basically, ito yung ginagamit kong amplifier most of the time kapag tutugtog ako sa aming church. At kailangan talaga pag ganitong mga setup is meron kang sasakyan. So maganda naman siya. In fairness, ilang taon ko na rin ito nagamit. Almost 7 years, 8 years. So matagal-tagal na rin, talagang matibay siya, no? Tested na siya ng panahon at hindi pa rin nagbabago yung kanyang audio output. Hindi katulad ng mga ibang amplifier na nasubok ko na habang tumatagal, nagkakaroon na ng ingay at or grounded yung kanyang tunog. Ano po. Pero ito, okay pa siya. So itetest natin yan mamaya kasama ng acoustic guitar and of course, setupan na rin natin ng ating mga guitar effects.
Okay, kung mapapansin natin dito mga kaibigan, meron tayong dalawang klase ng connection. Meron tayong wired or yung cable connection at meron naman yung wireless. Okay, so yung mga conventional type of connection na ginagawa natin is itong mga cable type. Ito yung mga tipong kinoconnect natin from our guitar, going to our effects, going to our amplifier. So yung disadvantage ng mga ganito is napaka-hassle niya, napaka-messy at may tendency pa na mapatid ka rito at magkabuhol-buhol yung mga connections mo, di ba? At sa isang banda naman, itong mga ganitong klase ng connection, yung mga wireless connection, ang advantage naman niya is makakagalaw ka freely if you're performing on stage or kahit sa bahay lang na nagpa-practice ka, ano po. Now, ang disadvantage naman nito is kapag ka nalobat siya, is yun lang, kailangan mo i-charge ulit. But anyways, first time ko palang masusubukan ito at recently ko nga lang na-discover to sa Lazada. It only cost 600 plus pesos. So, ilalagay ko na lang yung link sa description below. So, mapapansin natin dito, by the icon itself, of course, ito yung connection sa ating gitara, yung kanyang transmitter side. And then, ito naman yung papunta sa amplifier. But, since bumili ako ng dalawang pares, ayan siya, ang mangyayaring setup ko nito is, ito yung sa gitara, and then papunta sa aking mga effects, and then papunta sa output ng aking mga guitar effects, ito naman yung isasaksak ko, and then sa receiver side, ito naman yung papunta sa amplifier, okay? And then, meron pa pala siya ditong USB cable, which is type B or yung tinatawag nila na micro USB for charging. Now, additional specification nga pala ng ganitong klase ng unit is ang kanyang playing time is for 4 hours. So, medyo matagal-tagal din natin magagamit. At ang kanyang charging time is 2 hours. So, medyo matagal-tagal natin itong isa-charge kapag ka nalobat siya. And then, meron siyang konting delay sa transmission, which is 4 milliseconds. Siguro hindi naman ganun halata kapag ka magpo-perform ka na on stage o kaya sa maraming crowd. Oops, isang pahabol information lang. So, bago tayo tumungo sa ating guitar effects. So, sa mga curious kung paano gamitin to, so, check natin yung kanyang button sa gilid. Ano po? So, i-turn on natin siya. Okay? Ayan, yung transmitter side, nag-color blue na siya. So, on naman natin receiver, color green. So, kapag ka nag-steady na yung blinking ng ilaw ng receiver side, ibig sabihin connected na sila sa isa't isa. So, pwede na natin i-connect ito sa gitara and then ito naman yung papunta sa effects. So, ganito rin yung gagawin natin sa isa pang unit. So, yun naman is from the effects going to the amplifier. Okay, so nakaset up na ang ating guitar effects. So, as you can see, connected na ang ating wireless unit from the guitar effects. So, input niya and then output going to the amplifier. And from my end, andito naman, hawak ko ang aking gitara. So, try natin ng clean tone. So, yan yung sound na lumalabas sa amplifier without the guitar effects. So, effective naman itong ating wireless unit. Now, try naman natin ngayon na mag-open or i-turn on ang isa sa mga pedal. Let's see if that would work. Okay. Ito ang ating heavy metal distortion. How about this one? Crunch shred. Okay, so kung napansin nyo, walang pagbabago sa tunog. Whether naka-on ang ating distortion, same pa rin ang tunog niya, clean tone pa rin. So, effective lang ang ganitong klase ng wireless connection kapag ka direkta from guitar going to the amplifier. Okay mga kaibigan, napansin nyo naman kanina nung tinugtog natin ang ating acoustic guitar using the wireless unit. So, hindi gumana ang ating guitar effect. So, effective lang yung mga ganong klase ng setup kapag ka hindi kayo gagamit ng mga ganitong klase ng guitar pedals. Ano po? Now, ginamitan naman natin siya ng cabled connection or wired connection. So, subukan na natin ngayon kung gagana na itong ating pitong guitar effects. Okay? So, first and foremost, ang ating tunog is clean tone lang. Ayan po siya. Ayan. Okay. So, gagamitan na natin ngayon
ng iba't ibang effects dito sa pedal board na to. By the way, ang pedal board na to comes from Movers, so hindi naman siya sponsor. So binili ko siya siguro mga 7 years ago, so matagal-tagal ko na rin siya nagamit. So Mover, baka naman. And speaking of Mover, ang first in line natin sa chain is ang ating Mover Wah pedal. So recently nabili ko lang siya sa MOA at hindi ko pa siya natatry gamitin ano po na i-jam sa mga songs. So first time ko lang 'to gagamitin at pag-aaralan ko pa 'to in the few vlogs or mga guitar tutorial na ihahain ko sa inyo. Okay? So let's try Mover Wah pedal. Ayun, so napakaganda, no? Ganun pala tunog ng wah pedal. Medyo nakakangawit lang, pero good sounding, ha? Okay. So, next stop is ang ating heavy metal distortion coming from Behringer. Okay, so ito ang kanyang tunog. So, apakan natin. Okay, so ang ganda, no? So, ma-crunchy ang kanyang tunog, ano po. Pero napansin ko, kapag ka ito tinugtog ko sa mga outdoor na tugtugan, lulubog to, ano po. So, hindi ganun pansinin. That's the reason why, kaya bumili pa ako na isang distortion, which is the Crunch Red Distortion, to boost up itong aking heavy metal distortion. So, ito naman is medyo mas malakas ang tunog niya. That's why it is called the booster pedal. Okay, so let's try. Ayan o, mas malakas ng konti. Mas malakas ng konti kesa dito sa heavy metal. So litaw na litaw to kapag magdi-distortion na ako sa isang kanta. Okay? And since medyo napansin ko may hissing sound or unwanted sound na lumalabas kapag ino-on ko tong distortion na to, yun naman yung reason kaya bumili ako ng noise gate. This effect actually cuts off unwanted signals or mga unwanted sounds sa mga effects natin. Okay, so pag tinapakan natin to, okay, so mapapansin natin medyo nawala yung unwanted sound niya. Maliban doon sa electric fan na naka-on sa akin ngayon, ano po. But other than that, so naputol yung kanyang hissing sound. Okay? So pagka naman na nag-strum tayo, let's try. Ayan o. So kinakat niya rin yung parang pinaka-peak signal ng kanyang distortion. Ano po? Ayan o. So, abruptly napuputol agad yung mga noise niya. Next stop naman natin is ang ating digital multi-effects coming from Behringer. Okay, so try natin yung una. Meron siya ditong flanger. So, switch natin sa flanger. And then, i-on na natin. Okay, yan. Okay, so parang may tunog spaceship, ano po? Ayan, yun yung tunog ng flanger. Okay, next naman natin is yung chorus niya. So, switch lang natin. Chorus. Ayan. Try naman natin yung tunog ng chorus. Thank you.
yan. So chorus parang meron siyang dalawa or marami pang gitara na tumutugtog all at the same time, oh, 'di ba? So next naman natin is yung phaser, okay? Ayan. Okay, and then next up naman natin is ang ating delay. Okay, and switch natin dyan. Right, let's see. Okay, so mapapansin natin, kaya nga delay, meron siyang parang echo sound na lumalabas. So kapag nag-strum ka ng isa, so meron pang mga sumusunod na sound after that. So depende na rin sa setting mo, meron namang mga long delays, meron namang short delays. So next naman natin is ang ating tremolo. Okay, switch natin dyan. So, yan yung sound ng tremolo, which is parang on and off yung kanyang tunog. And then, next naman is pitch shifter. Actually, itong pitch shifter na to, hindi ko pa ito natatry eh. Sabi nila, this is somewhat like a sounding na sabay yung higher tsaka lower octave ng isang nota or chords. Okay, so try natin. So medyo sabog ang dating niya, no po. So try nating i-set yung tone niya ng mababa. Let's see. Okay, so yun nga yun. So yung higher tsaka lower octave ng isang nota or chords is pinagsasabay niya. So hindi ko nga masyado alam patimplahin yan. So ang dating niya is parang sabog yung tunog niya, no po. So yun yung pitch shifter. So comment na lang below kung paano ito ginagamit, and that would help a lot para matuto tayo sa ganitong klase ng effect. And then next sa aking chain is ang ating phaser. Now mapapansin nyo, meron na akong phaser dito sa multi-effects. Bakit pa ako nagkaroon ng hiwalay na phaser? So the reason for that is gusto ko namang lumitaw yung tunog ng phaser kapag tumutugtog ako ng isang kanta katulad nung sa Imago na ginagamitan nila ng phaser. Kasi kung mapapansin nyo kanina dito sa digital multi-effects, medyo lubog yung phaser niya, hindi halata yung tunog. Well, as compared dito sa vintage phaser ko, so on natin siya. Ayan. Let's see. Okay, di ba? So mapapansin natin, wobbly yung tunog niya, parang yung tunog niya is para kang sumasakay sa isang barko na hinihele-hele, ano po. So yun yung tunog ng phaser. Mas litaw siya as compared dito sa aking multi-effects. And last but not the least, ang aking 6-band equalizer. Now, this unit is ginagamit ko kapag ka ang amplifier na sinasaksakan ko is hindi akin. So sa halip na mag-set up ako ng aking tone sa amplifier, eh dito ko na lang gagawin sa aking 6-band equalizer. Pwede akong mag-tono na medyo treble ang aking gitara. Susubukan natin yan. So tataas lang natin to ng konti. Ayan. Okay, so mapapansin nyo, medyo litaw yung aking tunog at mas treble ng konti. So kung halimbawa gusto ko namang medyo lubog ng konti o sakto lang yung aking tunog as a rhythm guitarist, so dito ko na lang din si setup sa aking 6-band equalizer. Okay? So bababa ko lang yan. And then...
Diba? So, diyan ko na lang kinokontrol yung aking volume and even yung aking treble and bass. At yung pong mga guitar effects na ginagamit ko sa pagja-jam with my friends o kaya naman tumutugtog ako or sumisipra ng isang kanta. Ngayon, ang katanungan is, ano naman yung order of connection kapag magsisetup ka ng mga guitar effects? Ngayon, in my own opinion, meron akong dalawang klase ng pagkoconnect nitong mga guitar effects na to. So, yung first setup ko is in order of necessity. So, ibig sabihin nito, depende sa song na sinisipra ko. So, halimbawa, medyo love song ang dating ng aking sinisipra. So, obviously, hindi naman ako gagamit ng mga distorted pedals. So, mga gagamitin ko dyan is chorus, flanger, pwede rin, o kaya naman phaser, or sometimes delay. So, depende na rin sa tunog ng gitara na ginagamit dun sa song na yon. Now, of course, kung ang tugtugan naman is rock-rockan o kaya heavy metal, so obviously, ang ginagamit ko dun is ang distortion pedal ko. Now, yung pangalawang connection naman is order of signal. So, ibig sabihin nito, depende sa signal na pumapasok mula sa gitara mo papunta sa amplifier. So, nag-research ako sa internet, yung mga basic connection ng guitar effects, nagdidepende yan sa tunog or sa signal ng inyong gitara. So, unang-una muna lang sinisetup is yung mga wah pedal, guitar tuner, and then kinoconnect na nila. After that is yung mga dirty signal o yung mga tinatawag nila na mga distortion pedal. And then after ng distortion, andun na yung modulation, which is yung mga clean tone like chorus, flanger, phaser, and etc. Okay? And then sumunod na nun is yung time-based pedal. Ito naman yung mga delay, mga reverb. So, depende pa rin yan sa pagsisetup ninyo kung halimbawang medyo talagang gearhead kayo at talagang gusto nyo mag-experiment. So, why not? Pwede nyo pang dagdagan ng mas maraming guitar effects ang inyong pedal board basta kasya sa inyong budget at syempre manageable ninyong gamitin ito kapag tumutugtog na kayo sa inyong mga gigs. Good job! At yun po ang vlog na nai-present ko sa inyo ngayon. I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe, so subscribe na kayo sa aming channel, Acoustic One. At i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga kaibigan, maraming salamat at God bless.